I enjoyed it so much, working with Derek Joyce, with Cian, with James, the rest of the cast. Ano din siya? Challenging. Challenging talaga kasi, well, first time po akong mag-title role. Miss Granny, wala akong katulungan na leading man. Talaga? For the movie to work. Medyo challenge yun sa akin at kinakatakutan ko kung nabigyan ko ng justice yung role ko as a grandmother, as a mother. Yung pagiging singer, parang given na ho yun kasi ginagawa ko na naman po siya on a daily basis. So, mas yung ano na lang siguro, kung makakakonect talaga ako sa mga manonood nito. How is Miss Granny different from the other films you've worked on? Katulad ko na sinabi ko earlier, yung mga naginawa ko pong movies in the past, laging meron leading man. It's a love story talaga. Ito yung pagmamahal niya sa buhay, pagmamahal niya sa pamilya niya, sa anak niya, sa apo niya, sa pangarap niya. So, yun ang kakaiba talaga po dito. Can you describe the movie in 3 words? Wow. It's a reminder of how beautiful and precious life and time is. So, yun, kailangan, ano ka na, pahalagahan mo bawat segundo mo with your loved ones. At, parang, ano yata yun, hindi 3 words. So, reminder siya, at saka, very youthful, very, heart, full of heart. What's a scene that's most fun to shoot? Ang dami eh. Parang halos lahat. Well, of course, yung mga drama scenes, masaya din naman gawin pero medyo nakaka-stress. So parang as a whole, yung pag-portray ko ng character ko, yung buong experience, unforgettable siya, saka masaya siya, the journey. Okay, if you wake up and discover you're 10 years younger, what would you do? Wow. Mas magsisipag ako sa pagtatrabaho. Pero yung choices ko, gusto ko mas sa tingin ko mas makakatulong sa akin. Hindi lang as a performer, as an artist, but as a person. Mga choices ko sa buhay. Ayun, mas hands-on kumbaga, mas responsible kumbaga. Ayun, at the age of 20. What should we look forward to in the movie? Yung buong experience lang talaga. Umupo lang kayo, panoorin ninyo at sana maging open lang yung puso nila, isip nila dun sa storya saka sa bawat emosyon ng character. Yun. Kumbaga, parang ano to eh. Hindi lang si Miss Granny, hindi lang kwento to ni Miss Granny. Parang bawat character, dinaanan niya. Ano mo yun? Parang mapapanood mo yung pinagdaanan ng mga characters. Bawat character. Movie na ikaw yung, ikaw yung pinaka title role. Oo. Ganun katagal ka na sa gumagawa. Pero how excited you are na ikaw yung talagang gaganap na character? Excited, upo. Pero ano tingin eh? Natatakot eh. Kinakabahan din po talaga. May pressure? So, may pressure, upo. Yung pressure niya kung whether it will do good sa box office. Yes, nandun po. Pero more than that, sobrang mas nanginibabaw yung pressure. Yung pressure kung nabigyan ko ba ng justice yung role ko. Gano'ng kaka-close yung character? Napanood mo yung Korean? Yes, ano, gano'ng kaka-close yung sa Korean dito sa Pilipinanized na? Kung gano'ng ka-similar? Hindi kami po masyado, hindi talaga po kami lumayo. Eh. May mga konting detalye lang na mas ginawang, mas babagay sa panlasa ng Pinoy. Diba? Like, paano yung atake ng isang cell na to, mga small details. So, yun lang. Basically, naging ano po kami, faithful naman kami dun sa storya. Saka parang ngayon ka lang gumawa ng musical, no? Parang more on... Sa isang film. Kamusta? Kumbaga, ngayon yung 40 mo, di ba? Parang ano ko
siya, parang felt like I was doing it for the first time. Diba? Kasi, ang ganda eh, ang ganda ng story. Hindi siya parang yung mga ginawa ko in the past. Yun. Kasi siguro dahil naging nanay ko ako dito, naging lola, tapos naging aspiring singer. So, yun po. Please invite them na lang to watch this film. Yes, malapit na po. Showing niyo po ang Miss Granny. Kasama ko po dito si James Reed, si Emil, Ita Nova Villa. Miss Granny po, August 22. Directed by Joyce Bernal. Thank you.